sa wakas, natupad na rin ng aking panalangin. Sama-sama naming tinatahak ang landas patungo sa kanya at kapit-bisig na naglilingkod sa ngalan niya. Marahil, isa na ito sa pinakamasayang araw ng aking buhay. Walang bangayan, walang sigawan, malayong malayo sa dati naming pamilya. Nasanay na akong maging almusal ang malulutong na pagtatalo ng aking ama't ina at tipong nakakabingi na ang lakas ng kanilang alitan. Laging ganyan ang tagpo sa aming tahanan. Kaya't pinapalipas ko ang buong maghapon habang nasa kwarto lamang. Hanggang sa nakadaupang palad ko ang Parish Commission on Youth o PCY na naglilingkod sa aming parokya. Sumali ako sa kanila. Dito ko naramdaman ang pagmamahal na matagal ko nang hinahanap sa kanila ko natagpuan ang tunay na kaligayahan. Umakyat na sa 187,249 ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Tayo ay ginimbal ng isang balita tungkol sa virus na mapaminsala na kalaunay naging pandemya. At dahil lockdown, dapat sumunod sa mga alituntunin kaya't narito ako kasama ang pamilya, ngunit hindi ramdam ang kanilang presensya. Animoy itinambog ako sa isang pamilyar na lugar, subalit ayaw kong puntahan bagkus ay ninanais kong lisanin balik na naman sa dating sinarto. Nakatulala sa kawalan, ganito na naman tumatakbo ang aking buong maghapon. Mas lalo akong nalugmok pagkat wala akong PCY na masasandalan. Nangungulila ako sa kanilang presensya. Uhaw ako sa mga bagay na nakasanayan kong gawin kasama ang mga kabataang tumugon sa pagtawag ng espiritu ng dakilang lumika. Hindi iisa ang aming dahilan, ngunit ito ang sigurado. Mahal namin ang maglingkod sa ngalan niya. Natatakot, naguguluhan, lalo't ang lahat ay walang kasiguraduhan hanggang sa tuluyan na akong hindi makasabay sa tiyempo. Iba na ang takbo ng aking pag-iisip. Gusto ko nang tapusin ito. Gusto ko nang matapos ito. Panginoon, patawarin mo po ako kung muntik na akong sumuko. Patuloy ko pong ipinapanalangin na naway kayo na ang maging sentro ng aming pamilya kung saan ramdam ko rin ang kanilang pagmamahal. Dalangin ko rin po na nawa ay maging maayos na ang lahat, magkaroon ng lunas sa salot na ito at muli kaming makapaglingkod. At ngayong maaari na muling magsimba ay hindi ko na sinayang ang pagkakataon na akayin ng aking pamilya. Lubos ang aking kagalakan, kasama ko na silang naglilingkod sa ngalan ng Diyos. Patunay lamang na sa lahat ng sitwasyon ay laging may pag-asa at dapat lamang magtiwala sa kanyang plano. Hindi ako nagpatangay sa idinidikta ng aking emosyon. Pinili kong manaig ang aking pananampalataya upang patuloy na magbigay pag-asa at pagsilbing lakas sa panahon ng pandemya. Sa wakas, natupad na rin ang aking panalangin. Sama-sama na kaming nananalangin at kapit-bisig na naglilingkod sa ngalan ng Panginoon, kapiling ang kapwa ko kabataan na siyang nagbigay lakas at pag-asa noong wala akong masumpungan. Marahil, isa na ito sa pinakamasayang araw ng aking buhay. Walang bangayan, walang sigawan. Ito na ang aming pamilya. At buong galakong sasambitin na kami ang kabataan, patuloy na magiging lakas sa anumang panahon, matikas na titindig at magsisilbing pag-asa sa panahon ng pandemya, maging sa lahat ng pagkakataon.